Mahigit kalahating milyong pisong halaga ng mga pananim ang sinira ng flash flood sa Mlang, North Cotabato. Matapos ang walang tigil na pag-uulan kahapon, samantala nagresulta naman sa pagsisikip ng trapiko ang magdamagang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Bataan. My report, si Raffy Timan. Kasi simula pa lang ng tag-ulan, ramdam na sa ilang probinsya ang pinsala ng masamang panahon. Agad lumubog sa tubig ang ilang bahagi ng Bataan matapos ang pabugso-bugsong buhos ng ulan. Ang magdamag na masamang panahon, nagresulta sa pagsisikip ng trapiko sa lugar. May ilang sakot din ng palay na nakabilad sa kalsada ang nabasa. Bagaman walang tigil ang pag-uulan, hindi ito nagresulta sa maluhang pagbaha dahil napunta ang tubig sa mga tuyong-tuyong lupain sa probinsya. Nakahanda po kami sa lahat ng oras dahil 24 oras po sila rito, 24/7. At may mga, ang mga equipment namin is nandito na sa opisina. Sa Mlang, North Cotabato, mahigit kalahating milyong halaga ng pananim ang sinira ng flash floods. Aabot sa 2 hektarya ng taniman nang namumungang saging ang hindi na ngayon mapapakinabangan. Nasira din ang taniman ng mga mais. Isang kalabaw pa ang natangay ng rumaragasang baha. Inihahanda na rin ang lokal na pamahalaan ng tulong para sa mga apektadong magsasaka. Sa Cebu City, 2 paaralan ang ipinasara ng lokal na pamahalaan. Nasa tabi kasi ng ilog ang Sapang Dako Elementary School kung kaya't madalas itong binabaha kapag umuulan. Habang pinangangambahan naman ang paglambot ng lupa na kinatitirikan ng Busay Elementary School. Pupulungin daw ng Department of Education Region 7 ang magulang ng mga estudyanteng apektado ng pagsasara ng mga naturang paaralan. Raffy Tima, GMA News.